Isang Nissan Terra dito, ito. Okay, sabi nung dumaan na rider, kay chairman daw. Number 23-52. At makikita ka natin, hindi yung signage. So, bagong-bago yung signage, mabuhay na yun, parking to away zone. Pero ayaw pang alisin kasi yung sasakyan din daw na to kanila rin. Gisingin lang po si boss para wala na, naka-club na ako yan. Hindi na rin makakaalis dyan. Hindi papapayad. Ito? Oo. Kapasya yan, di ba? Hindi rin sila nagpapayad dyan. Ito rin. Oo, hindi rin nagpapayad dyan. Hindi rin nagpapayad dyan. Ilang araw na ba itong mga to? Dalawang buwan lang ang hindi nagpapayad dyan. May tunong huling bayad dyan. Isang beses lang. Tapos June, July na ngayon mga ko. Dalawang ba na nga ba? Na kung saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papadyo TV! Location natin, Vicente Cruz, corner Florentino Street. Dito naman yung isang sasakyan dito na Cherry. Club number 005. Okay, correction tayo, Tigo. Okay, hindi lang natin alam kung anong ampuran talaga yun. So dito rin na inabutan ng operation sa mabuhay rin sa kahabaan ng Vicente Cruz. Okay, saka yung isang Nissan Terra dito, ito. Okay, sabi nung dumaan na rider, kay chairman daw. Ito, meron na rin nga club number 23-41. Ito yung proud pa sila na ang violator si chairman. May dalawang sasakyan na club dito, saka yung nandun sa kabila. Tigo. T-I-G-G-O. T-I? G-G-O. Tigo. Ano? Tigo. Tigo? T-I-G-G-O. Gawa ata ng Cherry ito. Ano? Cherry-Zero? Okay, may notice na yung sasakyan ni Carman. Sasakyan dito yung Tigo. Ito, meron na rin nga notice at naka-plastic na rin. So, yung punta natin yung isang sasakyan doon. Okay, yung mirage sa yun, meron na rin clamp. At 23-22. So dito rin nakapark sa bangketa. So bali tatlong sasakyan lahat yung naklamp dito. Doon parang merong garahe. Pero yun nga, inabutan doon sa bangketa, naka-obstruct doon. At mukhang papasok na rin po si Ma'am kasi dapat pagkapaparada tayo at hindi pa tayo kung aalis na tayo, saka na lang natin ilabas para just in case na may dumaan na operation,
ah, hindi po tayo makaklam. Ayun, so the rest lahat na may mga notice na. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, De La Puente Street, corner Florentino Street. Dito naman yung isang Mitsubishi L300. Dito yung pinaradahan nito, nasa bangketa. At ito meron na rin aklam number 23-27. At dito yung makikita nga natin yung yan yung pinturang kulay pula na yan. Iwasan po natin paradahan niya kasi bangketa po yan. Kaya po pinipinturahan yan para malaman ng mga pumaparada o mahilig pumarada sa mga bangketa na yung bangketa na yan ay pininturahan na. So iwasan po natin paradahan niya para just in case na madaanan tayo ng operation, hindi tayo makaklam. Okay, ito mayroon na rin notice. Asa kayo ang isa pa rito. Okay, itong isang anisa na para plum number 23-52. At makikita ka natin, ito yung signage, oh. Bagong-bago yung signage, mabuhay lang, no? Parking to away zone. Pero ayaw pang alisin kasi yung sasakyan din daw na to kanila rin. Gisingin lang po si Pops para maalis kayo. Wala na, nakaklap na ako yan. Hindi ka na rin makakaalis dyan. Hindi paklap yan. So yun, kumuha pa ng isang clamp dito. Mali yung parada mo. Kanina nandito na siya, eh. Hindi na nga kinaklab kaso ayaw niyang alisin dahil gusto niyang isave pa tong isang sasakyan ng boss niya, eh kaso nga lang hindi naman po pwede yun, so ayaw niya pa rin alisin. Ito, kumuha na nga clamp dito at ikaklamp na rin to. Medyo masikip na kasi, no? Kaya hindi maiklab doon sa harapan. At yun nga, nandun naman yung driver. Hindi rin siya makakalabas, na ipit na rito kasi naunang naklamp tong isang Nissan. Kanina pa yan, alos sabay yan na nandito nung inabutan. So makikita naman natin nandun sa tapat nila yung signage. Okay, kung nandito man sila sa tapat ng bahay nila, dahil mabuhay din itong kahabaan ng De La Puente. Saka ito pa yung isang signage. So makikita natin tantad ng mga signages na rito. Yun na lang, respeto lang natin yung mga signage na yun. Hindi naman nilagay yan para wala lang. So yun, tinanggap naman nila yung notice at dalawang sasakyan yung naklump sa kanila. Saka yung isa rito, ito yung nakabangketa rin na Mitsubishi L300 tayo, nakaklump na rin. Okay, tuloy na po tayo. Okay, dito tayo sa Florentino Street. Ayun, katatapos lang natin maklump yung tatlong sasakyan dito sa may De La Puente. At dito naman yung isang Honda Odyssey naman ang nakaparada rito. At ito rin, wala rin driver po. At meron na rin notice na naka-plastic para sigurado kahit umulan hindi mababasa. At ito, meron na rin clamp number 23-51. Okay, tuloy na po tayo. Clamp natin. Ha? Hindi nagpapatigil sa'yo? Kasi
Magkaiba German ba yun? Oo, magkaiba. Ito, lalang ito naman. Ayan, dito gumagawa yung mga tao. Ede yun ang sabihin mo sa... Saan nga igaklam? Meron ba? Saan? Saan? Ito ang bayad ng bayad mo. Hindi na nagbayad ulit. Isang araw lang ng bayad to. Ito? Oo. Tapos ayun, di ba? Ayun, oh, hindi rin sila nagbabayad yan. Oh. Ito rin? Oo, hindi rin nagbabayad. Hindi rin nagbabayad yung mga gawin dyan. Ilang araw na ba itong mga to? Isang dalawang buwan lang natin nagbabayad yan. May two nung huling bayad. Isang beses lang. Tapos, June, July na ngayon mga ko. Sa pa. Dalawang buwan na nga ba? Ayun, may mga bayad mo. Sa pa ito. Okay, dito ngayon tayo sa J. Barlin Street. In between ng J. Tolentino Street at Pinobal. At ito yung kinukomplain ng PA dito dahil dalawang buwan na raw hindi nagbabayad. Club number 001. So, yung PA, ito kasi yung naka-assign na PA dito. So, yan, ini-issue niya ng mga ticket o mga pumaparada rito. Mga nakaparada dyan, hindi nagbabayad sa akin dito sa line kasi na to. Kasi kayo, narapun ang chairman tasarap, kaya pagkita yung mga nanginigid dyan. Huwag kami nanginigid dito ha, ginagamon sila. Hindi, ibig sabihin, hindi nila sinisingil yung mga nakaparada rito? Hindi ha, dito lang ako nanginigid. Ah, okay. Diba, yung diba sa atin yan, mawayan, city ulit, diba sir? Sabi ko mo, kayo pa pwede. Ano pa meron ka namang ano dyan? Kaya nga, ayaw nilang ano. Marami sila sinasabi yung ganun. Paano gawin natin yan? Ayun, itanong mo kay Tim Gader. Madalang nasulat itong si chairman para matikita niya dyan. Sign lang po. Ito ba? Hindi rin papatikit na ito? Oo, ayun ang mawa. Malawang na mawa. Nagpaparado mo na. Oo, maaari ng pipi, sir. Sir, maaari ng tangan po. Sa inyong sakit, sir. Oo, sir. Kailangan po natin magpatikit dito, sir. Pagpaparado tayo. Sir, nabayaran doon nila sa TOT. Nabayaran? Asan po yung permit, sir, kung nabayaran nila? Ayun po lang, sir. Kasi sabi nila, nabayaran nila sa TOT. Kasi nag-uho pa lang kami dito, natitulang yan ako. Kaya nga, sir, ang inaano ko nga sa inyo, lahat po kasi dito, ito kasi pay parking area. Kaya once na pumarada tayo dito, kailangan magpatikit tayo para hindi naman tayo ano po sa kabila. Sa mga, ano sir, ang papatikit po tayo? 50 lang. Opo, sir. Hindi ko alam, pero magpatikit tayo, ha? Hold on! Tingitan mo to, sir. So yun, nandito naman yung driver. So nakaparada siya rito. Dahil nga dito both side pay parking area itong kahabaan ng Barlin Street. So yung CP. Tingitan mo. So titikitan niya na rin yung kabila. Para parehas lang. Kasi lahat naman dito babayad ng parking para to be fair sa lahat ng pumaparada. Okay, napirma na yung notice. So yung isang nakaparada rin dyan, yun, titikitan nyo na lang. Sir, sa labas na tayo, sir. Establishment, okay yan. Meron kalsada, sir, hindi na lang nila pagpangyari yan, sir. Kaya pag nag-parking tayo dito, magpatikit po tayo. Kasi kaya ka lang, sir. Patikit mo. Lagyan nyo, sir, magpipati, sir. Masaya na sa atin. Sige, pasahin. Basta na pagsabihin mo, okay, pag ayaw, turo mo lang sa amin sa banda. Okay na? So, yun. Para pantay lahat sa lahat ng pumaparada rito. Pangit nga naman yun. Merong tinitikitan, merong hindi tinitikitan. Kawawa naman yung mga nagbabayad. Sila lang yung parang lagi nagbabayad pag pumaparada. So, yun. The rest ito, yung mga iba. Dito kasi marami rito sa Pinobal. Ito eh, palabas tayo ng Pinobal, no? Dito nga yung mga nakaparada mga truck ng bumbero dito.
So marami nito mga volunteer, volunteer na bumbero dito, mga nakaparada rito. Ayan, may mga medic pa nga na sasakyan dito. So yun ang nagiging problema lang din dito kasi ang dami. Ang lalaki pa ng mga truck. So yun, kasi dito depende na po yan sa barangay na nakakasakop dito kung anong magiging nila dyan. Tingin nila nakakatulong to, lalo na pagka mayroong mga sunog. Ay, sige, saringan, saringan. So yun lang, sumunod lang tayo sa policy. Sumunod lang tayo sa patakaran kung ano yung pinapatupad dito. Kung pay parking, magbayad tayo ng parking. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo, mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!